Panibagong araw, panibagong video para sa inyo mga viewers. Kasama ko nga pala ngayon ang aming driver na si Kuya Tommy at ang idol ko si Igor. For today's video, pupunta kami ngayon sa Puning Hot Spring. Ang hot spring na ito ay matatagpuan sa Porac, Pampanga. So ayun, karating namin sa entrance ay papakita muna namin ang pangmalakas ang intro namin sa vlog na ito. Hello guys! Nandito na kami sa Puning Hot Spring. Ayun, nandito kami sa Puning Hot. Mas masinabi sa... Hello guys! Welcome to our vlog. Ayun, nandito kami ngayon sa Puning Hot Spring. So, yan yung lugar na yan. Ito yung ipa-vlog natin for today's video. Sabi na sa inyo eh, pangmalakasan intro namin. Grabe, papasok pa lang kami dito sa Puning Hot Spring. Ang ganda na ng lugar nila dito. Ang ganda ng mga halaman nila dito. Hindi ko nga lang alam kung ano tawag dyan sa mga halaman. Pero maganda talaga yung place nila dito sa restaurant. Makikita nyo na rin agad dyan sa gilid yung mga tables kung saan kakain ng mga customers. Madadaanan nyo nga rin pala itong maliit na bridge papunta sa buffet nila. Malayo pa lang pero naamoy ko na yung mga pagkain nila. So eto na nga ang buffet nila at mukhang masarap ang mga pagkain nila dito. Pero bago kumain, syempre magbabayad muna kami sa cashier. Sa package nila ay minimum of 4 persons daw ang kailangan. Kaya nung magbabayad na kami, eh ang problema, dadalawa lang kami ni Igor. Buti na lang at may dalawa ding tao na taga Cebu na walang kasama, kaya naki-join in na lang kami. Matapos kami magbayad ay dumiretso na kami sa buffet para kumain. Kukuha na sana ako ng rice kaso nagbago isip ko. Fried rice pala sa kabila. Katapos namin kumuha ng fried rice, minekos-mekos na namin ang pagkain nila sa plato namin. Kumain na kami agad katapos namin kumuha ng pagkain. Gutom na kasi kami. Sarap na sarap tong kasama ko sa pagkain. Siyempre pati na rin ako. Magbibihis din kami katapos namin kumain. Susuotin kasi namin ang papahiram nilang t-shirt at short. Papalit lang kami damit. A few moments later. Ayan, tapos na kami magbihis. I love Puning nga pala ang nakalagay sa t-shirt nila. Katapos namin magbihis, lalabas na kami sa restaurant para sumakay ng 4x4. Habang palabas nga kami, ay may nakita kaming malaking suso sa isang halaman dito. Nauna nang sumakay ang isang ka-join in namin, kaya ako naman ang sumunod na sumakay sa 4x4. At nang makasakay na kami lahat, pinasuot sa amin ang mga helmet nila para sa safety namin. Nakaka-enjoy pala sumakay ng 4x4 dito, lalo na kapag nakatayo ka. Makikita mo ang kagandahan ng mga view sa lugar na ito. Kaya samahan nyo kami sa aming pagsakay sa 4x4 rides hanggang makarating kami sa hot spring. Almost 30 minutes kami nakasakay sa 4x4 at nakarating na kami sa Station 3 kung saan mismo nakalocate ang hot spring. Di ko akalain na ganito pala kalaki at kaganda ang hot spring dito. Iba-iba nga pala ang mga temperatura dito sa hot spring. Simula 40 up to 70 degrees Celsius.
kaya inakyat na namin sa taas para makita namin ang mga view na makikita mo sa baba. Ang simple lang ng mga pool dito kahit maliit lang pinili namin. Makikita nyo ka dyan sa gilid, nagpipicture. Ang ganda kasi ng view. At ito naman ang reaction ni Igor ng first time niya makatapak sa hot spring. What's yung init? Mainit? Goods, goods. Mainit? Hot spring eh, ikaw naman lang naman cold spring. Katapos niya ay ako naman ang sumunod. Mainit talaga ang tubig nila dito. Buti na lang hindi ko nahulog yung cellphone ko. Masarap talaga sa pakiramdam ang mainit na tubig sa iyong katawan. Di na rin pala kami umahon dyan hanggang sa matapos kami. Sobrang lamig kasi ng hangin pag umahon ka eh. Bumaba na rin pala kami katapos namin magbabad sa tubig para mapuntahan namin yung station 2. Akala ko iniwan na ako ng kasama ko. Binibideo lang pala niya ako. Susubukan daw ni Igor na hawakan ang waterfall na ito. Kaso di pa man siya nakalapit, parang napaso na siya eh. Kaya sumakay na kami sa 4x4 para pumunta na sa station 2. Kadating namin sa cave na daanan, pinababa muna kami ng driver para mag-picture taking. Pagkatapos mag-picture, diniretso na kami sa station 2. Bago makarating doon, akyatin muna namin ang hagdan na ito papunta sa station 2 kung saan matatagpuan ang sand spa at ang mud pack. Nandito na nga kami sa station 2 at makikita nyo na tinatabunan ng mga buhangin ang mga tao dito. Mainit nga pala ang buhangin dito, kaya pinapaypayan nila ang mga tao. Bago namin subukan, pinagpalit muna kami dahil nabasa ang aming damit kanina sa hot spring. Si Igor muna ang nauna para ako naman na mag-video sa kanya. Ililibing na nga lang siya pero ba't parang nangangasim pa yung mukha niya. Ngayon ako naman ang susunod na ililibing. Mainit talaga ang buhangin dito. Parang niluluto ang iyong katawan. Ang massage pala nila dito ay tatapakan nila ang iilang parte ng iyong katawan. Masarap din pala matapakan kahit nakalibing ka na. Bumangon na kami sa aming libingan at inalis na namin ang mga dumikit na buhangin sa aming katawan. After ng sand spa, dumiretso na kami sa mud pack. Etong kasama ko nga pala ulit ang nauna kasi may aalisin pa ako na buhangin sa likod ko. Ang lamig pala ng mud pack sa mukha at katawan na ipapahin nila sa iyo. After kami malagyan ng mud pack, bumaba na kami para sumakay ng 4x4 para bumalik na sa station 1 o sa restaurant nila. Mga fans ko nga pala ang mga bata dito. Kaya nagpaalam din ako sa mga fans ko bago kami umalis. Bye-bye! Naligo agad kami kadating sa station 1. Para maalis ang buhangin at yung mud pack na natuyo sa katawan namin. Paalis na nga pala kami niya sa puning hot spring katapos maligo. Sobrang na-enjoy namin ang araw na iyon. Lalo na at first time lang namin dito at maka-experience ng mga iba't ibang bagay. Pero babalik nga pala kami ulit dito para sa interview. Wala daw kasing available na staff ngayon para sa interview. At wala din ang kanilang manager. About nga pala sa history ang aming tatanungin sa mai-interview namin. Kaya nagpaalam muna kami sa puning hot spring bago kami umuwi sa aming tahanan. 2,000 years later. So yun guys, kami nagbabalik sa puning hot spring para mag-interview tong kasama ko about sa history. At kami ay nagbabalik sa puning hot spring. Pero hindi na kami kukuha ng day tour package. Nandito kami ngayon para sa interview. Isang staff member na lang ang in-interview namin. Dahil meron siyang kaalaman patungkol sa history ng hot spring. Kaya simulan na natin ang interview. Anong year po nabuo yung hot spring? At least 20 years na po ba siya? 2002, 11 years after magkaroon, matapos yung Mount Pinatubo eruption, nagkaroon ng project yung sa government and tourism, yung sa BOT, na para magkaroon ng livelihood yung mga naapekto ang area. And 2004, dun pa lang din siya nagsimulang yung construction ng mga pools. And 2007 naman nagkaroon ng MOA na din.
Pali, 2002 po siya nag-start, so at least 20 years na po siya. Yung 2002 yung pa lang yung parang na-discover po. Pa lang so at least yung history po niya, last 20 years na po. Sa history, opo, sa history. Question 2 po. Paano po nabuo yung hot spring? Ayun nga, nabuo siya nung katapos ng Mount Pinatubo, lumitaw siya. Mount Pinatubo eruption, may lumitaw na maliit na, mainit na bukal. Na tunatawag ngayon na po yung hot spring. Yung question 3 po, paano po nag-start yung business na to? And kailan po siya nag-start? Before kasi ano pa lang siya tawag dyan. Iba-iba kasi yung parang nagkaroon ng yung mga investor na iba-iba. Pero ngayon, isa na lang kasi yung ngayon, isa na lang yung investor. At dito na magtatapos ang vlog namin. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at kahit papano, may natutunan kayo sa history ng Puning Hot Spring. Hanggang sa muli, paalam!